friends. Shout out time ulit. Gusto kong batiin itong mga bago nating kaibigan. Sina Hector Soriano, Anthony Solares, Emmanuel Ferrer, Chat Rodriguez, Dennis Fong, Rehil Rodahe, Bea the Loving Vine, Angel Berha, Junyel Tikman, Milagros Tumalinal, Joy Mamantar, Hera, Catalina Rivera, Nance Solange, Jaja Taobener, at hindi ako magsasawang kumustahin sina Paul Brosas, hello, Shumi, Romel Alice Agner, Ferdinand Torres, Cheche Chun, Salvador Centeno, at si Sis Madel Sembrano. Yun po mga mapapadaan sa channel ko. Subscribe na po kayo at magkumustahan tayo, ho? Oh, ingat-ingat pa rin dahil pandemic pa po. God bless po sa ating lahat. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong marinig ang kwento ng isang inang dinaranas ang masasakit na resulta ng kanyang mga pagkakamali sa buhay. Siya ay si Cory. Aaminin ko, sa simula pa lang nasa maling direksyon na ang buhay naming mag-iina. Kung bakit nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal? Kung bakit? Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay. Pause ka ng konti. Sa simula pa lang nasa maling direksyon na ang buhay naming mag-iina. Kung bakit nawili akong iasa ang buhay namin sa nasa maling direksyon na ang buhay naming mag-iina. Kung bakit nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Cory! Oh, ito ay, hey, babae. Umpisa na lang laro. Sino magdodobol ng babae? Binuhan niya rin yung akurente. Lalaki. Buisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, ama, Cory. Hindi ka pa pwede tumayo, ha? Wala ka lang talo kasi, ha? Panalo ka rin. Dapat talo ka rin. Ako rin! Talo na ako eh! Kaya di ka po pwede yung basta na lamang umalit! Sandali! Sandali! Ano? Pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta! Babalik ako! Hintayin niyo ako! Teka! Nagkakagulo na naman sa may kanto kanina nang mataan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kuguluhan. Eh, malamang, binagtatanggol na naman yung mga anak ko sa ginawang pababato doon sa convenience store doon. Eh, ayaw nga araw kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Eh, natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan eh, talagang pagbabayarin sila. Alam nga namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Bakit naman kasi, nagsila kayong walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon? Naging mga sutil? Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti ng mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak ko. O paano kung pagdating ng araw,
mas mabigat na gulo na ang pasokin nila. Di ba ang nagano yung tungkol doon sa mga minor si Kirina? Yung batas na yun? Kirina. Kirina? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. No? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Press baka natin! Sige. Ikuta natin sa kabilang kasada. Jack, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay yung hayop na yun. Sige. Kukunin ko lang matalas ko, kuya. Dali po. Oo. Para malagyan natin ng gripo sa tanglira yung mayabang na bulag na yun. Gabi. Ito mo yung news. Gabi. Oo. Ate Becca! Okay lang ating gabi. Ano naman kayang problema? Ate! Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay, wala rito. Ha? Sa headquarters. Ang gabi ng duty niya. O bakit na naman ba? Eh, kasi sina Jordan at Troy kasi dinampot ng mga pulis. Ha? Oh, Julie Vega. Hmm? Ano po? Dito na lang. Julie Vega. Julie Vega. Bulhe ka. Balikan natin ang ating... Brad, oh, malinis na Brad. Brad na. Oh, ilang sabon ang ginawa ko dyan. Napinggan ka na. Pwede nyo lagyan muna ng mainit mamaya. Mainit na tuloy. Diba? Hmm. Pwede. Okay na. Naglumoto lang po. Okay na. Ang problema nga po, inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni Jordan at Troy si Cesar Bulan. Mm. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Eh, ayaw magsitigil eh. Akala mo eh, may siyam na buhay mga yun, parang pusa. Eh, ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusitan nila. Ang tanong, kumusta naman yung silaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag eh. Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila eh, na ospital. Kahit pa haragan yung nakaaway nila maliwanag na sila'y nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam mo yan, Mike. Naiiyak nga po ako sa mga nakikita ko nangyayari sa mga people ko. Eh kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, iyak na may maganda na rin po sila trabaho ngayon tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot doon sa sinabi ng mga anak ng Jang Cory mo? Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Pumayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya. Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. Pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasang layong isang kwartong pa namin para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang may isasangla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat din sa mga anak mo, ibarturin eh. Dapat pagdaling ng action, patas na yun. Sa mga may nag-feed out. Abusan na ito. Out.
Ito yung barangay. Oh, napatay sa'yo ni Pepeng Dilab, kuya. Hmm? Basura. May mga pinadi-deliver sa akin na basura. Huwag mo sabihin tumanggi ka. Pagkakapirahan yun. Ito nga, oh. Ginawa kong lahat. Eh, yung bayan? Yun lang. Kapag na-deliver na raw lahat ito sa tao. Alam na. Uy naman, dapat naniguro ka. Eh, kapag hindi sa tumupad sa kasunduan, eh di bigyan natin ng leksyon. Rumor na naman. Problema ba yun? Rumor na naman. Hindi mo lang dilat eh. Tumosyon, sabi ko na yun. Tumosyon. Pagpintangan lang kami. Ano? Kay Cesar po lang yan eh. Ray-Ban. Si Pepeng, si Pepeng Dilat. Kaya yung mga barangay? Sinado ka na. Patuloy ng mga kabataan eh. Lalo mga sila pa magkakaso eh. Kaya abusado lalo yung mga... Dilat na, marmol naman ang mata. Ano, yung antao, child of you, yung ano. Puro kabataan. Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto dahil nang gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. Eh, yun na nga ang sabi ko sa kanya nung sumugod siya dito kaninang madaling araw. Eh, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng pulungan tumino mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong dahil sa pagiging konsentidor niya. Tama na yun. Beka. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Tutal ka ako. May nakukulenta ka naman buwan-buwan sa mga paupuhanin yung mga kwento. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Eh ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano gagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera. Para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga. Ganyan ngayon. Bawal na gamit ang kaso. O isang kakukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, oh. Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Eh, kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw na ayaw mong napagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Ayaw mong ituwid ang buhay niyong palpak. Hanggang kailan yung pangangatawanan niyang mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Sorry. Siyempre. Kulungan, Jerry. Kusa? Pagpapamatay si Mayor. Kuya, si Nanay. Ha? Si Nanay? Oo. Nay! Nay! Baka labos na ba kami rito ni Troy? Ha? Inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawin nyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na ako. Magagawang paraan. Ano? Ano mo? Ano yung ibig sabihin? Wala na kayong magagawang paraan. Nakasimula ng lahat ng mga paupahan dito sa Gita. Eh, di ba yung perang napagsanglaan ng ipinantakit ko sa mga nauna ninyong kaso? Na-ibente nyo ng buong bahay. Oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Eh, yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung nagsangla nang ipinambayad ko sa mga utang. Paano na po kami ni Kuya rito?
Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Masama na tayo dito, Kosa. Ano kung anong gagawin ko, mga anak? Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Nay, ayoko magtagal kami dito. Nay, gawin niyo naman na kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro na. Kailangan na natin tanggapin ang mga nangyari ito sa atin. Ano? Kayo, ituloy niyo ang mga buhay niyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, ituloy ko rin ang buhay ko. Nag-alayos sa atin naman. Na hindi nga po ganun kadali yun eh. Oo nga. Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa akin, magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Diyan yung simula ng inyong pagbabagong buhay. Ako naman, sisikapin ko rin ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Ayun, natuto ka na. Ano sabi mo kanila? Magkakasal si Montemayor. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay namin mag-iina. Pero, naging bulag at binipa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin natin huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon, maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Yonel Benamin, at Jenalyn de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervision Technical, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Lambicho Jr. Ito ang aking buhay.